Good afternoon mga ka-farmers. Welcome to my vlog, yung magsasakang medrep. So ito na yung poultry namin. Actually nagkaroon na siya ng construction na kahit paano unti-unti. Nabibuild na natin yung 4 rooms. So ngayon meron tayong free range. So soon, palalawakin natin yung free range. So for now, I'll show to you yung buff or pigtown namin. Ayan, sobrang laki niya, ang bigat pa, quality. So ang buff or pigtown yung pinaka-newest na namin acquisition. I could say kompleto na yung lines namin. We have Brahma, Rhode Island Red Chicken, and PBR, and also Astrolog. So for today's vlog, I'll be showing you kung paano kami magpakain, and at the same time pakita ko sa inyo kung paano gumala yung mga manok namin. So enjoy, relax, and before that, please like, share, subscribe my YouTube channel, and then don't forget to hit the notification bell para ma-check nyo at makita nyo yung mga newest vlogs ko. Thank you! Mga ka-farmers, andito na naman si ang iyong magsasakang medre para magulat kung ano naging happening sa aming farm. So today is very special day. Siyempre, we will be presenting our logo, WDC Farm. Just to give you an idea kung saan namin nakuha yung WDC Farm. Came from the initial of my father-in-law. So for today, dito kami lahat. We are very fortunate nagkaroon hindi kami ng time para mabisit yung farm namin. So if you need heritage chicken, just call me or visit my FB page, WDC Farm. We have also TikTok and also yung YouTube channel namin. Ito, dito kami ngayon, mag-harvest ako ng calamansi. So, kita natin, sobrang laki oh. And then, meron pa siya, meron pang mga bulaklak. Actually, nag-schedule ng abono last week. So, ito na. Unti-unti na namumulaklak yung mga calamansi natin. Mag-harvest tayo. Actually, pagtanggal ng ano natin, mga calamansi, tuloy-tuloy ang pag-usbong ng bagong bulaklak, mamumulaklak siya. So, kailangan time to time, tanggalin, mag-harvest tayo para tumaas itong calamansi. Actually, going 2 years na to, 1 year and 8 months. And normally, pagdating ng pagsampa ng 2 years and up,
tuloy-tuloy na yung harvest natin. Okay. Ang ganda ng panahon ngayon, hindi maulan. Kagabi umulan na malakas. So dito ang advantage dito sa Quezon, everyday na ulan, either sa umaga and also sa gabi. So makaka-save tayo, makatipid tayo sa costing sa pagdidilig. So tingnan nyo yung view, sobrang ganda. Nakakawala talaga ng pagod at stress. So today, naging productive yung araw namin. Nakatayo namin, na-launch namin yung logo branding namin. So very important yung logo branding as a marketing man, marketing graduate. I was able to realize the value of good logos. So sa mga paninda namin, like in chickens, calamansi, yun yung magiging branding namin. So today we're planning na mag-dinner after dito sa whole day farming. Very happy kami na after a month, nakabalik uli kami. So marami rin kami mga deliverables na ayos, like yung pag-check, pag-monitor ng mga pananamin namin, at the same time yung chicken namin. Bumili rin ako ng mga feeds, and also chinek ko yung farmer namin. So good thing, nakapag-harvest kami ng sisiw, yung Brahma chicken namin. Later, pakita ko sa inyo yung bagong brooding pen namin. So kaya lang, ang problema namin, ang main challenge namin dito, still wala pa kaming energy, wala pa kaming power. So luckily, meron nagpapacilitate ng processing ng electrical application namin. So yung mga ka-farmers, very important yung pagtanggal ng mga vines sa mga kalamansi natin. So itong vines kasi nag-aagaw ng tubig, minerals, vitamins na galing sa lupa. So situate na wala tayong mga vines sa mga kalamansi na nagpipigil lumaki ang ating mga kalamansi. So tingin mo yung kalamansi namin mas mataas pa sa akin. Before mas ganito lang kababa lang siya. Oh. So after 1 year and 8 months, ito na siya. Laki na. So importante na bigyan natin yung mga kailangan ng mga kalamansi natin. Parang tao yan. Meron silang mga vitamins na kailangan na everyday. And at the same time, meron tayong time at least twice a month na lagyan abono, foliar, pampabulaklak, and also hindi mawawala talaga yung pesticide. So marami kasi insekto na umaatake sa mga pananim natin. So it's better na maging protected sila. Tingin nyo naman kung gano'ng kaganda yung sky dito. So it's a wonderful Saturday. And then very peaceful. Ang ganda ng hangin, sarap fresh air. So we are inviting everyone to visit our farm, WDC Farm. Just check our FB page. Message lang ako, and then kung meron kayong mga queries, just type your comments below. Good morning mga ka-farmers, we're here again, ang yung magsasaang medrep na nag-uulat. So for today's vlog, I'll be showing to you yung bagong harvest naming Brahma chickens. Ito. Yan. So ito yung mga Brahma chickens namin. Finally nakapag-harvest kami, and then check nyo yung mga quality na sisiw, ganda. Meron siya mga buhok, feathers, dun sa mga paa nila. So yun yung
pinaka kakaiba sa mga Brahma chickens. Kaya ito is very expensive and also talagang lumalaki ng todo. So ito, gumawa kami ng DIY brooding pen. So since wala kami electricity dito, gagawa kami ng way para ma-save at maging healthy yung mga chicken natin at mabuhay. Ang number one objective namin is mapababa yung mortality. Just to inform you, may mga namatay na dahil wala kaming brooding pen na may electricity. So good thing, napahiram ako ng brother ko ng rechargeable generator na I'm sure malaking tulong to para sa pagpapalaki ng mga sisyo namin. So, we are inviting you to check our farm and then give you some tips on how to grow your chicks. Thank you. First, ito na, nilinis na namin yung brooding pen and then we're about to put our chicks here in our DIY brooding pen. Ayan. Ito na yung water nila. Ito yung magiging kulungan nila for the past 1 month. So after 1 month, pag lumaki na sila, saka namin sinilipat sa free-range area. Okay. Farmers, ito yung generator namin. Rechargeable generator. So, ang siguro ang tagal ito is 8 hours diretso-diretso. So, we need to recharge it 3 to 4 hours once na mag-lobat siya. Okay. Kakabitan natin yung i-install natin yung electrical brooding pen namin. Okay, go. So, ito na yung DIY na namin. Rechargeable brooding pen. Kasi sobrang lamig dito sa Lucban, kailangan talaga meron tayong pailaw. Ang pailaw kasi nagsaserve sa heat energy ng mga CCU para mag fully develop yung mga organs sila and at the same time yung mga feathers at lumakas sila. Yan. So we need to secure this brooding pen kasi hindi natin masabi may mga predators dito sa farm. Like yung mga daga, snake. Although secure naman sila, nasa loob siya ng kubo namin. So, ito na yung namin. Pag meron kang brooding pen, you need to ensure na clean yung water and everyday yung non-stop eating. Kasi dito yung stage na kailangan nilang maging fully developed, lalo yung mga hindi sila, bawal sila magutom, in short. Ay mga ka-farmers, eto, nilabas na namin yung mga alaga namin, road red island chickens. Ayan, parang ayan yung advantage pag nasa free range sila. They can exercise, nawawala stress nila yung nasa loob sila. So ngayon, nagpapakain si Benedict, yung farmer namin. Twice a day sila nagpapakain. Morning and afternoon. Yan. So ngayon, alam nilang kakain sila, kaya sobrang aggressive sila ngayon. So in the afternoon, pinapakain namin sila ng Madre de Agua. Ayan ang favorite nila, Madre de Agua. Yan. So yan, gutom na gutom sila. Ayan ang breakfast nila. So ngayon, aside sa food, we ensure na lagi silang
merong water. Ay, the number one, need to know about chicken farming. They should have a lot of water to drink. Namin, apartment number 2. We have a Buff Orpington. Sobrang laki niya. Kaya lang, ang problema namin, sobrang aggressive. So, kaya hiniwalay namin siya. So, ito yung number, ito yung cubicle number 2. Yung, Brahma Chickens. Yan. Yung isang hen namin, naglilimlim siya as of today. So, ito naman yung number 3. Buff Orpington din. We have 1 rooster and 2 hens. So, ito yung cubicle number 4 namin. Ito yung Road Red Island na Mohawk line and crossbreed sa UK line. Ito yung pinaka-expensive na Road Red Island. Quality talaga. So, ito number 5. Yung PBR namin. Meron siyang 1 rooster and 2 hens. Makikita nyo sa mga brooding pen namin, sa mga kulungan namin, lahat sila ay merong madre de agua. We know the value of these leaves. Talaga nagbibigay ng protein, vitamins, minerals. Room number 3 namin. So, currently, ongoing yung infrastructure. Medyo nagbabudget pa kami para dito sa apartment number 3. Soon, magagawa na natin yan. I'm sure, marami na kasi kaming chick. And then, lumalaki na yung growing family namin dito. This is the 4th apartment. So, naka-standby siya. Inisip pa namin kung ano yung next move namin. So, slowly but surely, ginagawa namin ng way para gumanda yung chicken poultry namin. So, ito yung yung scenic view. Dun sa first vlog ko, makikita nyo, ginagawa pa lang tong area na to. Ngayon, nakikita na natin yung kabuuan and hopefully, unti-unti ang development mas sa farming. Hindi naman talagang buhos agad. Siyempre, kailangan na enough budget. Kailangan mo rin consider yung mga gagastasin. So, in the coming future, bubuksan namin itong free range namin para mas malawak yung takbuhan ng mga manok. First, medyo maulan na ngayon. Balita ko may signal number 3. So, we're about to go home na. Going back to Manila. Siguro 3 hours ride. Hopefully, maging smooth yung way namin kasi marami ng alam mo naman along the way, isang traffic, isang may mga pasaway na drivers, lalo yung mga tricycle. Anyway, just to close my vlog today, thank you very much for watching. Please like, share, and subscribe. And see you soon sa next vlog ko. God bless everyone. Thank you. More power and God bless.